morning po sa inyong lahat. Good morning. Boker to, buli. At tayo po ay nandito upang sumamba at umawit sa Panginoon. We'll sing a song na hindi po masyadong familiar, but it's a wonderful song. It's entitled When I Look Into Your Eyes. Kinanta po namin ito one time sa album po ng IFP Worship Team. At napakaganda po ng mensahe. Ito po yung parang si Peter nung siya po ay tinignan ng Panginoon, nung siya po ay pinagkanulo niya si Jesus when he betrayed Jesus. Parang nagkatinginan sila ng mata ng Panginoon, pero hindi po tumingin ng may pagkukundina ang Panginoon. Peter saw that Jesus' eyes was full of love. At ganun po ang ating Panginoon sa ating lahat. Let's sing this song. When I look into your eyes, I see the love that never dies. When I look into your eyes, I see the love that gives me life, and my heart is filled with joy and peace. Just look strong. When I look into your heart, I see the grace that leads me home, and I stand amazed before your throne. I worship you and you alone. When I look your eyes, I see the love that never dies. Who is like you, my Lord? Who is like you, my King? You have given all to save someone like Lord, for your love. Your love, Lord, that is unending, that's never failing, Panginoon. And it never dies. Salamat po sa inyong pagmamahal. And we worship you, we adore you, God. This we ask and we thank you, Lord, in Jesus' name. Everybody say amen. 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 God bless you po. Makinig po tayo ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Shalom! Shalom! Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po ulit tayo upang tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos sa ating daily worship, word and prayer. Kami po ng aking may bahay ay muling nagpapahatid sa inyo ng maligayang araw at mapagpalang araw sa lahat ng iglesia po natin sa Elohim Church. So ngayon po ay nais po natin pag-aralan ang mga bagay-bagay patungkol sa letter ni Paul sa Philippians, no? At ito ay pinamagatang Paul Peace Plan, no? Ito ay ang mensaheng ito ay pinahatid po ni Paul sa mga taga-Philippians, particularly sa dalawang tao, si Yodja at si Syntyche. At kung babasahin po natin yung Philippians 4, medyo mahaba lang po ito ng konti, pero isa summary ko na lang, no, it's about a letter po sa Philippians, particularly
kay Yodja and si Sintik po. Si Yodja and Sintik po ay mga manggagawa ng Panginoon at particularly partner po sila ni Paul ni sa paghahayag po at pag-push ng salita ng Diyos sa kapanahunan nila. At isa po ito sa talagang nakakasama at nakakatulong ni Paul during the time na nasa labas pa po si Paul at hindi po siya na nakakulong. No. So, pero dumating po yung point na gumawa po ng letter si Paul sa kanila, no, patungkol kay Yodja at kay Sintik, no, sa pamamagitan po ng mga mensaheng ito na ihahatid natin sa umagang ito. So, ano po ba ang sinasabi ni Paul, no? Ano po ba yung peace plan ni Paul para particularly sa ating mga believers? Ito po ay pinatutungkol sa mga mananampalataya, no? Wala pong iba yon kundi tayo po na naniniwala sa Panginoong Jesus. Lahat po nang tumanggap at kinilala ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, sila po ay believers na. Sila po ay mananampalataya dahil ang Diyos na po ang nangunguna sa atin. So, una po ay gusto pong ipahatid or ibahagi sa inyo ay mahalaga po na wala tayong enemy, or sabi po ni Paul, no enemy, no. So, kaya ho yung letter na yun ni Paul kay Yodja at kay Sintik ay sinasabi niya na I urge you, Yodja and Sintik, to live in harmony in the Lord. So, magkaroon daw ng pagkakasundo. Marahil po kung titingnan natin ay marami hong mga Kristiyano nowadays hindi natin sinasabing masama, pero minsan nagkakaiba-iba tayo ng mga pananaw at mga sinasabi natin or tinuturo natin, or even yung mga desire natin, yung passion natin ay meron tayong somehow mga pagkakaiba-iba, no? Pero sinabi ni Paul kay Yodja at Sintik na magkasundo kayo, no? Mag-unite kayo, kasi ang ibig lamang po sabihin ni Paul ay patungkol sa gawain, no, na mahalaga po sa atin na mananampalataya ay nagkakasundo po tayo, nagkakaisa, para lalong may advance po natin ang gawain ng Panginoon, no. So yun po yung importante sa atin, no, na anuman po yung mga, no, mga sigalot or konting mga sitwasyon na hindi tayo nagkakaroon ng kumbaga nagkakaroon tayo ng konting misunderstanding, but mahalaga po na hindi, at the end of the day, hindi ho tayo magkakaaway, kundi iisa ho tayo sa Panginoon. Okay? Pangalawa po ay rejoice in God. No? When we say rejoice in God, sa ginagawa po nating mananampalataya, ay lagi ho tayong mag-rejoice or magsasaya, no, sa paglilingkod. Kasi alam niyo po, masarap maglingkod sa Panginoon kung tao sa puso natin, wala ho tayong tinatago, at alam natin na sa Kanya natin pinatutungkol lahat ng ginagawa niya. Sabi ng Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. No? So, yun po yung sinabi ni Paul sa mga taga-Philippians. No? Ano ba ho yung sinasabi to? What is rejoicing? No? When we say rejoicing, so, nagagala ka, no? Hindi ito yung galak na pansamantala lang, pero ito yung galak na alam mo na ginagawa mo ang mga bagay na ito nang wala kang hinihiling na anuman o anumang kapalit, kasi nagre-rejoice ka sa patungkol sa ginagawa mo sa Panginoon. Sabi ho dito, this is only during the time of everything went well to you, no? So, ito bang mga bagay na to ay nagre-rejoice tayo dahil maganda lang ang sitwasyon natin ngayon, maganda ang mood mo, maayos ang buhay mo ngayon? Hindi po dapat. Ang sinasabi po ni Paul dito, kahit na po sa sitwasyon na may mga challenges tayo o sa buhay, o kaya during the time of our suffering, ngayon ho, medyo alam natin, medyo meron tayong pinagdadaanan ng lahat, pero ang tanong po ba ay nagre-rejoice po ba tayo? No ho? Natutuwa po ba tayo at nagagalak tayo na naglilingkod tayo sa Diyos? O may mga pagkakataon ng buhay na parang iniisip natin,
ano ba itong nangyayari sa amin? Ano ba itong nangyayari sa mundo? No? So mahalaga po na yung trust natin, kaya ho tayo nagre-rejoice kasi naandun yung trust natin sa Panginoon. Amen po? Amen. So importante po yun. So, ibig ko rin pong i-emphasize dito yung pagkakaroon natin ng humbling spirit, no? Na sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan natin, mabuti man o masama, oh, nandun pa rin na humble tayo na, Lord, anuman po ang pinagdadaanan ko sa buhay ko, alam ko hindi mo ako papabayaang manatili sa ganito, kundi daraan ako sa mga bagay na ito dahil meron kang tinuturo sa akin. So, lagi mong sinasabi sa sarili mo, si Lord ang lahat sa buhay mo. Si Lord ang magpapatakbo ng buhay mo. So, sabi dito, spirit focused to God. Our spirit focused to God. Mahalaga po na ang ating spirito ay nakapokus sa Panginoon. Ito po yung mahalaga na ano ba yung tama, no? Ano ba yung what is right, no? Right sometimes is not the issue here, but your attitude to pursue your purpose or your ministry, no? Minsan kahit ho tama tayo, hindi pwede natin gawing dahilan upang makipag-away tayo or huwag natin gawin yung isang bagay. Kasi ako naman talaga ang tama eh. Bakit ako magbabaw? Bakit ako susunod? Hindi po yun ang tinitingnan dito. No? For example po, sa kung tayo nasa daan, minsan nagagalit tayo kasi yung right of way natin kinukuha ng iba. Di ba ho? Kasi sasabihin natin, ako, kami naman ang nasa tama. Bakit kami ang hihingi ng sorry? Bakit kami ang mag-yield? No? Pero dito po, pag tayo po ay nasa ministry, importante din po na hindi natin pinipilit yung karapatan natin palagi. Minsan ho, tinuturuan tayo ng Diyos na maging humble para ho mas makita natin kung ano yung gusto ng Diyos na gawin para sa atin. Amen po ba? Okay, pangatlo po ay not worrying but praying. No. Mahalaga po, sabi ni Paul, huwag kayong mag-alala kundi manalangin kayo o manalangin tayo. In Philippians 4:5-7, sabi po, let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. No? So, naging gentle daw tayo sa spirit natin. No? Ang Diyos na andyan lang palagi, no? Huwag daw tayong mabalisa sa mga bagay na hindi naman dapat bigyan talaga ng issue or ng pahalaga sa buhay natin. Instead, manalangin daw tayo sa lahat ng nangyayari sa atin. Mahalaga yung nananalangin tayo. No? Tayo po ba'y nananalangin palagi pag dumadating tayo sa time na tayo ay nag-worry? Ngayon po, ano pong sitwasyon natin bilang mga believers sa Panginoon? Nasang estado po tayo ng pagiging Kristiyano natin o believers natin? No, ano yung mga worries na meron tayo sa oras na ito o sa panahon na ito? Marahil iba-iba tayo ng mga worries sa buhay. Paano na yung pagkatapos nitong COVID, ano na ang gagastusin namin? Ano na pang-enroll namin? Marahil ano nang kakainin namin? O ano kaya ang trabaho ko? So, iba-iba po tayo ng sitwasyon. Pero ang sinasabi po dito, ang worries po ba ay makakapagdagdag, no, ng another day or another months or years sa buhay natin? So yan po yung mga tanong na alam ko na pag tayo po ay nagtiwala sa Diyos, sigurado po ang Lord ang mag-guide sa atin. No? Sabi po ng ano, pray and let God be God in your life. No? So, mahalaga po na tayo manalangin at bayaan natin ang Diyos ay maging Diyos sa buhay natin. Sabi po ng James 4:7, so let God work His will in you. No? Yell aloud not to the devil and watch him scamper. No? Sabi po ito ng James 4:7 na let the work of God, no, His will in us, no. So, yung kalooban niya, yung ang mangyari, yung po ba ang panalangin natin palagi na every time na daraan tayo sa mga worries o pagsubok ng buhay, sinasabi natin, Lord, let your will,
no, be done in my life, no. Sinasabi po ba natin, mahalaga po 'yon na ang Diyos talaga ang nangunguna sa atin. At sabihin daw natin, sigawan natin ang demonyo at sabihin natin, lumayas ka. Hindi ka karapat dapat dito, hindi ka magwawagi sa buhay ko. So, importante po na itakwil natin at talagang i-push natin palayo ang kaaway sa buhay natin upang hindi tayo mahirapan, no, ng kawo-worry sa buhay natin. Sigurado po, pag ang Panginoon ay nasa atin, sigurado po tatakbo ang kaaway sa atin. Lalayo po siya. Okay? Pang-apat po, right thinking. No, ba't sinabi ni Paul yung right thinking? So, mahalaga po sa isang believers o manggagawa ng Panginoon ay meron tayong tamang pag-iisip sa mga bagay na pinagdadaanan natin. No, kaya maraming taong gumigive up because siguro dahil nga nagwagi yung kaaway sa buhay nila or wala na silang taong nakausap na magbibigay sa kanila ng tamang advice. So, si Apostle Paul po sinasabi sa atin, kapatid, kailangan mong magkaroon ka ng right thinking. Sabi po ng Philippians 4:8, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is good, repute, if there is any excellent, and if anything worthy of praise, dwell on these things. No? So yun po sinasabi ni Apostle Paul, whatever is honorable, whatever is right, dun po tayo titingin. Pag may mga pinagdadaanan ba tayo, kapatid, ano yung pumapasok sa isipan natin na gawin po natin? No, mahalaga po yun na, itong bagay na to, alam ko, hindi lahat, na sa lahat ng sitwasyon bilang isang Kristiyano or isang believer ay maganda ang buhay at maganda yung takbo ng aking pagiging Kristiyano. Mahalaga na may matutunan ako bakit ako dumadaan. So itong mga bagay na ito na dumadaan sa buhay natin ngayon, alam ko marami sa ating mga believers ang maraming realization, maraming nagsasabi ay parating na Lord, ay tinuturuan kami ng Panginoon, ay siguro itong bagay na ito ay parusa sa mga ganito, and so on, so on. So, marami po tayo. Pero kung meron tayong right thinking, babalik po tayo dun sa sitwasyon na alam natin ang Diyos lang ang ating paniniwalaan sa mga pagkakatang ito sa buhay na ito. Kaya, sisigla tayo, magre-rejoice tayo, mananalangin tayo, Lord, alam ko may tinuturo ka. Alam ko may sasabihin ka sa akin. Magiging open spirit ko sa iyo, i-receive ko po yung dapat kong matutunan sa aking buhay. Amen? Panghuli po ay right attitude. No? Mahalaga po, kanina po ay right thinking, no, pag-iisip. Ngayon ay right attitude. Paano ba natin tatanggapin yung mga bagay-bagay? No? So, sabi dito ng Philippians 4:11, not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. No? Sabi po ni Paul, hindi siya nagsasalita sa gusto lang niya sabihin o sa mga bagay na gusto lang niya. Pero sabi niya rito, natutunan niya na maging kontento kung anuman, kahit nasa anumang bagay o mga panahon na pinagdadaanan niya. No? So, tayo po ba sa mga bagay na ito, sa pagginagawa natin bilang manggagawa, bilang believers, ay ginagawa ba natin ito dahil ito'y gusto lamang natin or ito ang pinagagawa sa atin ng Panginoon? Tandaan natin mga kapatid, ginagawa natin ang mga bagay na ito dahil hindi ito yung gusto lang natin, kundi ito yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Kasi magtatagumpay po tayo pag ang gusto ng Diyos o mensahe ng Diyos ang ginagawa natin sa buhay natin. Pag hindi naman po, sigurado po kapatid, mapapagod lang tayo sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. At mauuwi po tayong pagod lang na pagod at minsan nawawala pa tayo or nalolos tayo sa ating mga control sa ating buhay. So, mahalaga po na maintindihan natin ano ba yung motives natin, kapatid? Bakit tayo nandito bilang isang believer o isang manggagawa? Ano ba yung motibo natin? Is it for our own sake or is it for God's glory? Is it for God's ministry? O sa mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin? Or your purpose? Ano bang purpose natin? Ano bang purpose ng Diyos sa atin?
sa mga ginagawa natin ngayon. Sigurado kong pasisiglahin tayo ng Diyos. Sigurado kong magtatagumpay tayo kung ang ginagawa natin ay nasa tamang dahilan. No? Nasa tamang panuntunan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At magwawagi tayong lahat sa buhay dahil iyon ang gusto ng Panginoon. Magiging masaya tayo. No? Gusto ko lamang pong balikan. So mahalaga po na tayo nagkakasundo-sundo. No? Ano mang maliliit na bagay o mga bagay na hindi pinagkakasunduan. Malaga po tayo nagkakaisa sa Panginoon. Tayo po ay nagre-rejoice, no, sa Panginoon. Hindi po tayo nag-worry. But instead, more of prayer. No? Ang dapat natin gawin. At mayroon po tayong right thinking sa lahat ng pagkakataon. At mahalaga rin po, panglima, ay yung ating attitude bilang believer sa paglilingkod at pag-serve sa ating Panginoon. Magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay dadako sa panalangin, no, na sasabihin ang aking may bahay sa oras na ito. Sige po, tayo yumuko at manalangin. Tayo po'y manalangin, Panginoong Hesukristo, o aming Ama, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kalawalatian, sa iyong kabanalan, Panginoon, na lumulukob sa amin, Panginoon, sa araw-araw, Lord God. Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang nangunguna, Lord God, sa buhay ng bawat Pilipino, Panginoon, o bawat tao, Panginoon, dito sa mundo, Lord. Yes, Lord. Sa lahat, Panginoon, na ikaw nag-aayos na amin. Lalo na, Lord, ang buhay namin, Panginoon, sa panahon na ito, Lord God. Lord, bigyan mo nga po kami, Panginoon, ng tamang pag-uugali at tamang, yes, pag-iisip, Lord God, yes, sa mga bagay na hinaharap namin, Panginoon, sa kasalukuyan, Lord God. At ikaw nga po, Panginoon, ang bigay sa amin ng pusong mapasalamat, Panginoon. Yes, pusong nagtitiwala sa iyo, yes, Panginoon. Lord. Lalo na, Lord, yung pusong magiging masaya, Panginoon. Dahil, yes, Lord, alam namin, Panginoon, sa aming puso at isipan, Panginoon, naroon ka, Lord God, sa aming, yes, piling, Panginoon. Kahit marami kami pinagdadaanan, mahirap man ito, Panginoon, sa sitwasyon namin, mahirap man, Panginoon, kung isipin, mahirap man, Lord, kung gagawin, Panginoon, pero ikaw, Lord God, ang nakakaalam ng lahat ng bagay dito. Yes, salamat po, Panginoon, dahil dakila ka at sumusubaybay ka, Panginoon, sa lahat ng pangailangan, Lord God, ng bawat mamamayang Pilipino, Panginoon. Yes, lukubin mo nga po, Panginoon, kami na iyong banal na Espiritu, na iyong banal na Dugo. At patuloy kaming maging mapanalangin, Panginoon, sa lahat na aming pinagdadaanan, na walang masasaktan, walang magkakaroon ng samaan na loob, Panginoon. Wala kami magiging kaaway, Panginoon. Bagkus, Lord God, magiging maligaya kami, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Sa aming pinagdadaanan, Lord God, na masasabi namin, Panginoon, ito, Lord, ang pinagagawa mo sa amin. Ito ang mga bagay, Lord God, na aming pinagdadaanan, pero alam namin, Lord, pagdadaanan lamang namin ito, Lord. Dahil sa dulo nito, meron kami matatanggap na isang regalo, Panginoon, o gantimpala na nagmumula sa amin. Yes, this is just a training for us, Lord God. Lord, ikaw nga po ang maluwalhati, Panginoon, itaas, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, although we have sufferings, Lord God, not only us, Lord God, all the Filipino people, Lord God, all the members of, Lord God, especially our leaders, Panginoon. We have our sufferings, Lord God, yung, Lord, yung paghihirap, Panginoon. Yes. Pero, Lord, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. At ang pagtitiwala ito, Lord God, ikalaki, Panginoon, ang kasiyahan aming makakamtang, Panginoon. Yes, Lord. Lord, sa iyo nga po, Lord God, ang papuri, Lord God, at kataas-taas ang pasasalamat, Panginoon. Yes, Lord. At walang kapantay, Panginoon, na kaligayahan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, yes, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na paggabay, Panginoon, sa amin. Yes, Lord. At Lord, ikaw pa rin, Panginoon, at nag-sustain, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Bye-bye po. Bye-bye po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless.